For the today's vlog, may pupuntahan tayo ngayon na isang tropa na naghahabi ng Oscar. Yun, mga Tiger Oscar, yan, Albino Oscar, Red Tiger Oscar, basta lahat ng mga varieties ng Oscar. So, papasyalan natin siya ngayon sa kanyang shop. Dahil balita ko mayroong exhibit doon na magaganap doon sa kanyang shop. Kaya papasyalan natin siya. And then syempre, hihingi din tayo ng mga tips kung paano nga ba nag-keep ng Oscar. Para naman doon sa mga newbie na gaya ko sa pag-keep ng Oscar, may matutunan tayo, di ba? Para may apply din natin sa mga alaga nating Oscar. So tara, puntahan natin siya ngayon. Nandun lang naman yung shop niya sa may Halang Kalamba. So let's go, tara, pasyal tayo doon. Alright guys, nandito na tayo ngayon sa shop ni Sir James ng ating tropa na kapwa din natin na Oscar keeper, no? So ngayon, papakita ko sa inyo yung mga alaga niya dito na mga matitindihang Oscar. Kaya let's go, tara, pasyalan na natin. Okay, nandito na tayo, pasok tayo. Gandang hapon po, sir. Welcome, boss. So yun, boss, nice to meet you. Ngayon papasyalan ko muna yung shop mo, no? Che-check ko yung aking mga yung mga alaga mo pala, hindi pa gago. Wala akin. Che-check natin yung mga alaga mo. Mamaya i-interviewin kita. Okay, okay, okay. Sige, sige. So yung mga boss, nandito na tayo ngayon. Makikita niyo yung mga malulupet na alaga ni Sir James. Ayan. Dahil meron siya dito ng mini exhibit. Ito yung mga pagpumasyal guys dito, guys. Sobrang gaganda ng Oscar niya. Ayan. Ang titinde. So, yan pa lang 'yon. Mamaya ito papakita ko po sa inyo yung mga iba nilang alaga dito. Ayan. Yan. So, ito yung kanyang albino na long fin, albino red. Sayang, no, mga bossing. Ito kasi napakaganda na ito kung naging full mask pa to. Laki, oh. Ito, albino din. Mga long fin. So dito mga boss, pag pumasyal kayo dito, ma-amaze kayo sa mga Oscar niyang kinikip. Kasi malalaki na, bukod doon nagbibreed na din siya sa mga Oscar niya dito. Yan. Kaya guys, pag pumasyal kayo dito, baka magmigay pa si sir ng mga fry ng Oscar dito. Kaya pasyalan nyo na. Dito lang to sa Kalamba, Laguna. Sa Halang. Yan yung mga fry niya. Ito boss, papamigay ba to? Pwede daw, oh. Kaya pasyalan nyo dito mga bossing. Baka pag uwi nyo, may dala pa kayong Oscar. Tsaka mamaya mga boss, magbibigay si sir ng mga tips kung paano ba mag-keep ng Oscar, no? Para lahat tayong mga newbie, may matutunan tayo sa kanya, okay? Yan. Ang ganda ng location dito ni sir. Panalo talaga. So ito yung binibreed din niya. Ayan. Ganda mga boss. Solid.
Kung gusto nyo mag-keep ng Oscar, eto, pasyalan nyo si Sir James. Kasi dito kayo makakita ng mga Oscar na iba-iba yung variety. Yan, meron din siya ditong mga... Ano ba saan tawag mo dito sa Oscar mo na yan? Yung nasa baba. Ito yung Black Oscar ko. Or Aragia. Yun, Aragia. So yan. Boss, benebenta mo ba yan? For collection talaga kasi siya. So hindi pa siya sa ngayon. Sa ngayon. So igugroom pa natin siya. Kapag medyo lumaki na, baka. Baka po. Okay. Kung magbebenta ka, mga nasa magkano ang bentahan mo niyan? Yung price range naman po natin is nasa 500 to 600 lang naman siya. Okay. Ganun po. Ito bang malalaki mo, pambenta din? O for keep lang talaga? For keep lang talaga siya, and for collection talaga. Mm-hmm. Okay, so, see. Palakasin natin ang Oscar dito sa Kalamba. Yun yung talagang the best doon. Kasi mga boss, kung hindi nyo natatanong, dumadami na tayo ng mga Oscar keeper dito sa Laguna. Kasi pinakamarami ngayon, more on Manila area eh. Diba? Kaya dito sa Laguna, yung mga kapwa ko, mga taga Laguna, try nyo mag-hobby ng Oscar. Napakasarap mag-hobby ng Oscar. Ito yung Oscar naman niya na nasa community tank. Ayan, may arwana, may hammerhead na malaki. Tapos yung ibang mga Oscar niya na tankmate niya, nandito din. Ayan, yung tiger. Tiger Red. Bumblebee. Ano pa tong mga iba na nandito, bro? Lemon. Lemon, yan. Yan. Tsaka yung arwana ni boss, ang laki na. Solid. So, yun ang agandahan sa Monster Fish. Yung mga tankmate nila, talagang monster talaga. Malalaki din. Yan. So mamaya, mga boss, interviewin natin si Sir dun sa kanyang mga maibibigay sa ating mga tips. So yun, shoutout dito sa Team Oscar. Yan. Salamat sa pa-t-shirt nyo. Pero James, yung mga alaga mo ba na yan eh, paki-explain mo nga kung saan mo siya nakuha, saan mo siya nabili, at magkano mo rin siya nabili. Dahil sa pag-hobby talaga, kailangan gumastos din tayo, di ba? Oo. Kaya mamaya malalaman nyo guys kung magkano nagastos dito ni Sir James sa kanyang hobby. Okay bro James, sige. Right, so, itour mo sila sa mga alaga mo. Simulan natin dito kay medyo matamlay siya ngayon. Medyo ayan, long fin siya na tiger. Nakuha ko siya sa may part ng Binyan. So talagang pumupunta pa ako sa mga lugar na may magandang Oscar para makuha ko sila. So nasa worth 1 to 2k yung price niya. Hindi ko nasasabihin yung exact price, pero if gusto niyo talaga yung Oscar, hindi naman kayo magdadalawang isip para bilhin siya. So itong dalawa is Tiger Oscar din siya. So meron siyang mga red pigments. And healthy sila. Galit to kay Boss Jokit ng Cavite area. So kapag gusto niya rin ng Oscar, contact niya si Boss Jokit. And then this one, albino tiger tsaka Tiger Oscar uli. Paris na po siya. So, inintay lang natin mag-full grown. By the way, yung full grown ng Oscar is kapag nasa aquarium, almost 12 inch. Tapos, nabasa ko kapag nasa wild is umaabot siya ng 15 inches. So, next naman dito is, ito medyo malayo yung pinagkunan nito. It's albino lemon. Talaga kulay puti siya. Tapos, yung worth niya is nasa 2.5. Long fin din siya. So medyo rare yung kulay niya. So wala pa ako nakikita ganito sa dito sa atin. So hopefully makapag-break tayo para tumami yung variety natin ng Oscar. And then this is a super lemon. Orange siya. So sabi nga ni Boss Ash is magkita na maging full mask. So binigyan din ako ng advice ni Boss Ash na live foods lang din. Malay natin. Makuha pa siya sa Kipon o Kiko. Tsaka mga live foods. Pagpahulim talaga siya. Ito is medyo malaki na siya. Nasa 12 inches na rin siya. Is a Tiger Oscar. So nakuha ko siya sa may part ng Tansa. So medyo malayo. 3 hours ang biyahe. Makuha ko lang to. The best so, yun ha. Layo na 3 hours. Hindi natin iniintindi yung gas, yung pagod, yung pagdadrive. Iba kasi talaga pag hobby eh. No? The best talaga. Pag hobby talaga boss. Wala tayong... No choice. Pagka nagustuhan mo kasi yung isang pet,
talagang kahit malayo yan, malaki yung gastos mo, go pa rin talaga. Basta kumindat sa'yo yan. Yun yan yung term ng iba eh. Pag kumindat sa'yo yung isang isda o kaya pet, sure yan. Matik yan. So 12 inches siya. So dito tayo sa community, medyo marami na sila. So meron tayong super lemon. So lemon talaga yung color niya. Hindi ko pa sure kung magpo-forma siya, kaya kinip ko siya early. Matik pa lang. Nung nakita ko itong lemon na to, binili ko na siya worth 1K 5 inches. So kay boss run ng blue fish. Tapos si Bumblebee, so 13 inches na siya. And around 3 years old na daw siya, sabi ng pinagkuhanan ko. Ang kay boss John Forms ng JF Aquatics sa Villa de Calamba. So meron ng UAT dito ng mga pet owners or fish keepers sa Calamba. So let's promote it pa para lumakas pa yung Laguna or Calamba. Si boss Ashes Kabuyaw, yeah, sa Aquatic Hub. Yes. So isa thank sa you mga solid din na pet store dito sa Laguna. Try to visit his shop. So solid. Ito mayroon din yung Lutino and Tiger Oscar pa rin. Tapos yung isa nating arawana na 6 months old na siya. So medyo solid din siya. Malaki so Boss James, ano ba yung mga maipapayo mo sa kanila sa about sa pagpapakain ng magandang mga foods? Sa foods naman, before tayo magpunta sa foods, so kailangan natin intindihin muna yung water quality. So doon talaga magsisimula lahat. So yung health ng fish natin is nakadepende sa water quality. So every day pwedeng mag 10, 20, 30% water change kapag madumi na yung bottom ng tank natin, tanggalin yung mga waste galing sa mga isda. Tapos if gusto niyo talagang mag-groom yung mga isda, live food, sabi nga ni Boss Ash, tipon, bilis, super words, tapos okay ko flat for Oscar, and then ayun, tapos laro-laroin nyo sila tuwing umaga kasi yung pet natin yan nakakakilala yan, so every time na lalapit tayo akala nila is papakainin natin sila or yung image natin is sa ulo na nila. So if gusto mong healthy yung mga fish natin, every morning or every night pag galing sa work, bisitahin mo lang sila, tapos laro-laroin mo sila, magiging healthy sila. Ayun po, mga ka-isda. So yan, dito naman tayo bro sa dalawa mong binibreed ngayon, no? Ito, baka may matutunan kayo about breeding, mga boss. Yan, so yan yung kanyang binibreed ngayon na Tiger Oscar, tsaka yung kanyang albino na red. Tama ba ako, boss? Yes, sir. Yes, po. Boss, so, yun nga. Ito yung parang pinaka-favorite na fish ko. Though lahat sila is favorite ko. So, ito na kasi yung mga full-grown natin na Oscar. So, there are thinking ng mga lumibili sa pet shop, lalo na sa mga stores na kapag meron silang male and female, automatic magpapares na. So, hindi po siya ganun kabali. So, it will take some time and patience din po para makapag-breed tayo. Especially sa Oscar natin. So, kailangan kapag gusto nyo mag-breed, okay yung condition na condition po sila. So, yung quality pa rin ng water ang uunahin natin. Malinis po yung tank. Almost crystal clear dapat yung tubig natin. So, everyday water change din po 10-20%. And then, yung filtration natin. Though maliit lang yung filtration ko, pero yun nga, binabawi ko naman siya sa everyday water change. Tapos yung diet natin, isa rin sa factor yun para makapag-breed tayo and makondition yung mga isda natin para mag-meet sila. So dagdag ko lang guys, ako din kasi, everyday talaga ako nag-water change. So yung iba kasi pagka may filtration na, umaasa na sa filtration. Kasi ang filtration natin, kumbaga, pangalawa na lang yan eh, na para matanggal yung dumi, pero hindi niya talaga ma-absorb lahat ng dumi. Kaya kailangan din talaga everyday, yung gaya nga ng sabi ni Sir James, kailangan talaga tinatanggal din yung mga pupu ng isda. Kasi yan yung pinanggagalingan din ng ammonia. So pagka pumutok yung ammonia sa water mo, automatic yan. Bibilangan na lang ng weeks dyan, kung pinabayaan mo siya, magkakaroon na din talaga ng ammonia burn na sinasabi sa mga isda natin.
lalo na sa Oscar natin, hindi, ako kasi tingin ko masayalan din talaga yung Oscar, hindi rin basta-basta. Kaya yun nga, dagdag ni Sir, dagdag ko rin na kailangan talaga hindi lang tayo mag-depend lang doon sa ating pump, yung ating filtration. Kailangan din talaga nagtatanggal din tayo ng mga poop nila. Yun. Ang dami nagpapa-shoutout. So, unahin natin yung mga sa Oscar community, si OB Life ni Boss Michael. Okay, yun. So, kindly like and share yung page niya, nasa Facebook siya. So, ipopulti namin ni Boss Ash yung mga tumulong sa amin dito sa video na to. Yes, Sir Mike ng Oscar Keeper Philippines. And syempre, hindi mawawala si Tatay Ronnie. So, nag-iisang legit na breeder from Pasig. Hello, Tatay Ronnie, sa Team Oscar, kay Boss Norvin, Newfish, kay Ram, and Alvin, kay Boss Menen ng Pampanga. Boss, yung mga Oscar na nandito sa Laguna, sabi mo, ikaw yung sa North, hintayin mo lang. Supportado ka namin ng Aquatic Hub. Tapos, kay Bud's Garage ng Cavite, mga legit din na Oscar Keepers, kay Boss Jopet. Team Pen Shop Kalamba, sa team ko. Sa asawa ko si Maylin tsaka sa Ermat at Erpat ko. Sila yung wala tong mga to kung wala sila. Yan. Sige. And then mamaya, boss, dadagdagan pa natin yung interview sa'yo kung paano ka ba nag-start, di ba? So, mamaya, yari ka sa akin. interview ka sa akin mamaya. Kaya, mga boss, mga kahabit, mamaya, abangan nyo yung aming one-on-one interview. Dahil dadalawa lang naman kami dito, wala pang pumapasyal. So, dun sa mga gustong pumasyal dito sa mini-exhibit ni Sir James, puntahan nyo lang dito, mga boss, at marami kayong matututunan about sa pag-i-keep ng Oscar. Tsaka, syempre, yung free niya, baka makakuha kayo ng free. So, yan, may fry dito, baka pag-uwi nyo, baka mabigyan kayo ni Sir James, hindi naman to madamot na tao, kaya share lang tayo. And then, mamaya, abangan nyo yung interview natin sa kanya. Taga Halang Kalamba, Laguna. So maraming salamat, Boss Ash.
sa pagbisita sa mini shop natin. So yun guys, eto yung mga tanong na to para magkaroon din tayo ng konting idea about sa pagkikip ng Oscar. So unahin natin. Boss, paano ka ba napasok sa ganitong larangan ng hobby, lalo na napili mo yung pagkikip ng Oscar? Ayun nga, so I remember mga 8 or 9 years old ako noon. So nireguluhan ako ni Airpot ng parang 15 gallon aquarium. So may malapit sa amin na pond ng Oscar, bumili ko ng 3 pieces. Nakakalala ko pa yung itsura ng baby Oscar. So pinapakain namin siya ng earthworm. Tapos yun nga, hindi ako maalam, namamatay yung mga Oscar na binibili ko. So parang every week nagbibili ko ng Oscar, tapos overfeed. Pero ang natatandaan ko lang talaga is yung mukha ng baby Oscar na napaka-amoy. Kapag dumadating ako, gustong gusto nilang, or nag-aabang na sila na puntahan ko yung aquarium. So from that moment, tumatak sa isip ko, and now na ngayon na meron tayong konting kinikita, meron tayong pang hobby. So kaya naipon ko yung mga Oscar namin, and hindi ko na sila pinapabayaan, medyo healthy naman sila. And talagang mahal ko yung Oscar, Team Oscar. Yan, the best talaga Team Oscar, shoutout sa iyo. So ngayon boss, syempre medyo malawak na din yung itong shop mo, no? Kasi madami ka na rin na nag-keep na Oscar. Pwede mo silang invite dito. Tsaka ang tanong doon, magbebenta ka na ba? Ayan, tingnan niyo ang sagot niya. As advice ni Boss Ash, so ako na naman. It will take some time naman. So first is, as a hobby, gusto ko lang i-share yung mga alaga kong Oscar. I-promote yung fish keeping, lalong-lalo na dito sa Laguna. And isa sa mga inspiration ko is yung aquatic hub ni Boss Ash. Tunay, Boss. Okay, thank so, you, hindi thank naman, you. Hindi naman natin ma-maintain yung Oscar keeping kung medyo wala tayong income. Pero somehow, mas nangigibabaw pa rin yung puso natin sa pagkikip ng mga Oscar. So eventually, if bibigyan tayo ng pagkakataon, so pwede tayong mag-import or kumuha ng ibang strain sa ibang bansa para from there magsimula yung Calamba or yung Laguna, para hindi naman dumating or para dumating din yung time na tayo naman yung mag-import. So, tama yan. Livelihood din yun or opportunity rin para magkaroon ng profit yung mga local breeders dito sa Calamba, lalong-lalo sa Laguna. Ayun po. Sa totoo lang guys, marami akong natututunan sa kanya about dun sa, yun nga, pagkikip talaga ng Oscar. Kasi ako yung bidil lang ako eh. Kaya, yun, natututo ako sa kanya. And then Boss James, ito na yung pinaka pangatlong tanong natin na magkano na ba yung nagagastos mo dito sa pagkikip ng Oscar? Lalo na hindi ka pa naman nagbebenta, saan ka kumukuha ng ganong kalaking gastos? So, pakinggan nyo guys kung magkano na yung nagiging gastos niya. Ayan, so yun yung parang ultimate question eh. So buti na lang, meron akong supportive na asawa. So, yan, the best dyan. Dapat talaga meron kayong supportive na partner sa buhay, lalo na sa pag-ahag. Kaya tuloy mo, boss! Ayan, hindi naman bago yung ganitong Britanya, pero mostly ng mga sellers naririnig to na, boss, pa-reserve ng isda. Itatanong ko lang sa misis ko. Yan, yan. Di mawawala yun. Diba? So buti na lang, binigyan ako ng mapagmahal na asawa. Sana all. Si Mang May. So, yan, shout out kay Mang May. Tsaka sa Airpot at Airmat ko. So, sa ngayon is humigit kumula kasi kinukompute din ang asawa ko yun eh. Nasa 40,000 na yung nagagastos namin dito. Guys, narinig nyo, 40K. Oh my God! Wow! So, hindi ko kaya yun. So, pwede na! Included na naman dun yung mga accessories, aquarium, tapos yung mga presyo ng isda.
yun nga, if hobbies kayo, hindi nyo naman titignan yun. And in a long term, kapag naging masaya kayo, fulfilling yung nagastos nyo sa mga alaga natin. So hindi yun nga, pinapromote natin yung Oscar keeping room dito sa Laguna. So hopefully, ma-influence namin kayo ni Boss Ash mag-keep ng Oscar. Or hindi lang naman Oscar fish. Meron tayong goldfish, meron tayong guppy, meron tayong monster fish. And available po lahat siya sa Aquatic Hub. Check. Na-promote pa nga. Wait a minute! Who are you? And then boss, eto pa, may mga nakasulat ako dito mga tanong. So, paano ba nami-maintain yung pag-aalaga ng isda? Kung napapanatili mo na malinis, ano ba yung mga ginagawa mo? Para naman dun sa mga bago, baga magkaroon kayo ng idea na pag-aalaga talaga ng tama. So, ang isa sa mga natutunan ko sa pag-fish keeping, ang kalimitan or yung normal na mistake na nangyayari is yung nauuna yung isda kesa sa aquarium. Wait a minute! Yeah. Alright. So, kapag bumili kayo ng isda and wala kayong aquarium, the end result is mamamatay lang yung isda and yes, sisisihin nyo pa yung seller. So, ibigay natin yung practice. So, invest muna kayo sa aquarium, sa filtration, before kayo kumuha ng isda. Yan the best talaga yun. Yun. So once na set up na yung filtration natin, okay yung water quality natin, then saka tayo mag-invest sa isda. And then meron tayong mga vitamins. Hindi lang naman if makabili tayo ng isda, doon na matatapos yung trabaho natin. So as a fish keeper, kailangan din may vitamins like General 8. So essential siya. Anti-chlorine, methylene blue, tapos yung mga sponge filter, sump, yun yung mga essential na kailangan before tayo mag-alaga ng gusto natin mga... Kasi kailangan talaga ng quality na tubig sa quality filtration talaga. Yan, dagdag ko na lang din. Ano pa yung pangarap mo dito sa pag-hobby, magiging business mo ba ito? Para naman yung iba na gustong bumili, kumbaga, padalaw ka dito sa shop mo, makita nila yung mga alaga mo dito. At saka malay mo, may bumili ng alaga mo. Ano bang magiging sistema mo dyan? So, yung future vision natin is yun nga. First is, kolektahin natin yung mga strains ng Oscar. So, if may try to do a research then, para makita nyo yung ganda ng mga Oscar. So, eventually, if ever nabigyan tayo ng pagkakataon na yung hobby ma-turn into a business, so i-share natin yung mga knowledge, yung mga isda natin, pwede kayong mag-visit dito sa Barangay Halam, Javelin Compound. Malapit lang naman siya. And then, hopefully, yung promotion natin for Oscars, goldfish, and other kinds of fishes, mag-boost dito sa Laguna para hindi naman tayo yung daday sa Katimar, sa Manila, sa Cavite. So, mas maganda is yung ibang tao man yung dumay dito sa atin sa kanila. So, it will provide naman na extra income for mga fish keepers dito sa Calamba. So that's the main goal. Hindi lang ako, naniniwala ako na si Boss Ash is mag-a-agree sa akin na it will give livelihood sa mga fish keepers dito. Okay, yun po. Then, dun sa mga newbie guys, pasyalan nyo to. Pasyalan nyo kasi dito kayo matututo. Kumbaga, pag pumasyal kayo dito, hindi lang agad-agad na bumili ka na ito. Kumbaga, may matutunan ka sa kanya. Kasi papaliwanag niya kung paano mag-fix ng tama, paano ba mag-handle ng Oscar ng tama, diba? Kaya hindi lang yung pagpunta mo dito, bibili ka na kagad. Kumbaga, bibigyan ka din niya ng mga tip na dapat importante talaga sa pag-keep ng isda. Hindi lang Oscar. Kumbaga, lahat ng isda kailangan talaga ng tamang na pag-aalaga. Boss Ash, yun nga, ma-add ko na nga rin dahil sinabi mo,
So, may mga times na pumipuntaro sa Pampanga, sa Novaliches, Valenzuela, Batangas, Cavite. Minsan, hindi ko tinitignan yung presyo ng isda. So, once na makita ko yung makita ko pa lang yung kung paano yung setup, kung paano yung filtration, kung ano yung mga advice ng mga breeder sa akin, siguro mas enough na yon or mas malaking input sa akin yun as a fish keeper kesa dun sa halaga ng isda. So yun yung importante. Kung talagang mahal nyo yung ginagawa nyo or fish enthusiast kayo, so hindi nyo titignan minsan yung presyo ng isda eh. Ang balik sa inyo is yung knowledge na natutunan nyo para mag-keep tayo or mag-group tayo ng mga isda. So yun po. So yun guys! Siguro naman may natutunan kayo doon sa mga sinabi ni Boss Jim at saka sa sinabi ko, no? And ngayon, shoutout natin yung mga tropa natin sa pag-hobby gaya nila Sir Norbin, si Michael Jill, Joshua. Yan. Ano ba nga pilya din ni Joshua? Banyaga. Yun, si Sir Joshua Banyaga. Ito ah, Sir Joshua, congratulations doon sa business mo ngayon. Sana nakatulong yung mga payo ko sa sayo about sa pagpasok mo sa business na to. Kaya nakikita ko naman yung mga bagay, yung mga step by step mo na ginagawa ngayon sa business mo, goods na goods yan. Pagpatuloy mo lang, boss, para marating mo yung pangarap mo. Gaya ni Sir James na nag-uumpisa pa lang, pero ang dami mo. Kumbaga kahit nag-uumpisa pa lang to, ang dami mo na agad matutunan sa kanya eh. Parang ang galing niya na agad, ma-amaze ka sa mga ano niya, experience niya about pagiging nurse lang. And then, doon ako nag-ano sa kanya na bagay nag-hobby lang, tapos eto ngayon, nagiging ano na din, business kahit paano. Pero hindi pa siya nag-start magbenta, hindi pa siya nag-start, pero darating doon na sa time na yun na pag pumunta kayo dito, makakabili kayo talaga ng mga quality na isda dito. So, abangan nyo guys pagka nag-open tong shop niya dito sa bahay niya. Abangan nyo yan. Napaka-solid na mga alaga niya dito. Pwede nyo awitan yung mga yan, guys. Pag na-awitan nyo yan, masasabi ko sa inyo, napaka-solid nyo na makakuha kayo ng mga alaga niya dito. So, yun boss, pwede kang magpasalamat sa mga tropa natin. Team Oscars, Oscar Keepers, Philippines, Sir Mike, Tatay Ronnie, sa mga tropa, si Boss Menen ng Pampanga, sa asawa ko, sa nanay at tatay ko, at sa lahat ng fish keepers po, especially dito sa Laguna. So magtulong-tulong po tayo para yung fish industry natin dito is hindi mapag-iwanan ng ibang cities or dalawigan sa Pilipinas. Peace! Yan guys, ganda na lang. Sana kung bago ka lang dito sa YouTube channel ko, pag-subscribe na din at saka click mo na din yung bell button para lagi kang updated sa mga video ko. No? And then, let's go! So yun guys, natapos na din yung ating vlog dito sa shop ni Boss James. Ang hinihintay ko na lang, ano ba magiging pangalan ng shop mo, boss? May ano ka na ba? May idea ka na ba kung ano yung ipapangalan mo sa magiging shop mo dito? Siyempre, meron na tayong idea dyan dahil sa One Piece fan ako. So, kung saan nagsimula si Luffy, sa East Blue. Yan. So, East Blue, House of Oscars, abangan po nila. Yan. So, invite mo sila dito, bigay mo yung address mo para nag-apasya lang kanila dito. You can visit our fish room, Barangay Halaang, Javelin Compound, Barangay Halaang, Calamba City, Laguna. Yan guys, pasyalan nyo to. Marami kayong matututunan sa kanya at saka yung mga isda. Nakikita nyo, ang gaganda talaga. Kaya wag na wag nyong kakalimutan na makapasyal dito sa location niya. So yun guys, ito, natatapos na dito yung vlog ko. At maraming salamat dun sa mga nag-subscribe. Tsaka sa channel ko, syempre, yung lahat ng mga sumusuporta. Thank you ng marami guys. Thank you!